Hello! This is our third lecture for Readings in Philippine History. And our topic is all about the Cavite Litany. Okay. So, before we start our discussion about the execution of Gombulsa and Cavite Litany, let us go back to the historical background of the event. Okay? So, it's part of our common knowledge that the Spaniards imposed another social stratification, no? So from the Maharlika, the Timawa, and the Alipin during the pre-colonial period, when the Spaniards came in the Philippines, they imposed another social stratification wherein the Peninsulares, no? Ito yung mga pure Spaniards born in Spain, no? Na nagsettle sa Philippines and then they call themselves as Peninsulares. So, Peninsulares because Spain is a peninsula. Okay? And then they occupied the highest position in the government, no? So, highest position in the society. So, nasa kanila yung site of power. So, the Peninsulares. And then second, we have this Insulares. So, itong mga Insulares are the Spaniards, pure Spaniards, no? Who were born in the Philippines. So, kumbaga, naging secondary class sila since na they are not born in Spain. Okay? So, Insulares. So, Insulares because since na they were born in the Philippines, no? At ang Philippines ay insular, kapuluan, or archipelago. So, ang tawag sa nila, Insulares. And then we have these Creoles. So, yung Creoles are the mixed blood. No? Ito yung pinaghalong Filipino and Spaniards. Okay? So sa group na to, mag-emerge din yung mga tinatawag nating mestizo. No? Mestizo kasi yung mixture ng race o ng lahi ay naging significant sa kulay ng kanilang balat. So, we have the Spanish mestizo, no? Yung Filipino and the plus Spaniard. Then we also have the Chinese and Filipino. So, ang tawag sa nila ay mga Chinese mestizo. Okay? And then, from the Creoles group din, mag-emerge yung mga ilustrado. Okay? Yung mga ilustrados, they are the well-educated Filipinos, no? Say, during the time of the Spaniards, no? The education and the school in the Philippines were designed to cater the education of the people of the upper class. So, kung pangmayaman yung eskwelahan. And then, since yung mga Creoles, meron silang Spanish blood, no? So, meron din silang resources, meron silang pera, and then they can afford yung education na ino-offer ng mga Spaniards. Okay? So, yung mga well-educated Filipinos, sinawag silang mga ilustrados. And then, hindi lang sila educated in the Philippines. So, nagkaroon din sila ng chance na to have their education abroad, no? Nakapunta sila sa Europa para makapag-aral. So, ang classic example nga ng mga ilustrados ay si Jose Rizal, no? Since na yung grupo na to yung mga well-educated and then yung kanilang perspective, hindi lang na-contaminate sa loob ng bansa, pati sa labas ng bansa, no? So, sa kanila rin manggagaling yung concept na ang Philippines is a nation at ang Pilipinas ay, at ang mga Pilipino ay different from the Spaniards. So, magkakaroon sila ng konsepto ng identity. Kumbaga, hihiwalay sila from the mother Spain, no? At isipin nila na tayo yung mga Pilipino na nakatira sa Pilipinas, at tayo ay may sariling identity, no, bilang isang lahi. Okay? Mula dun sa kanilang paglabas, no, doon sa anino ng mga Spaniards, may encourage nila yung ibang mga tao sa Pilipinas, no, especially the lower class, no, kagaya ng mga Indio, okay, na maniwala na galing sila sa isang nasyon at meron silang ibang identity, kung kaya't
kinakailangan nila ngayon na humiwalay mula doon sa inang Espanya na tinatawag nila. So, ibig sabihin, yung gusto kong ipunto dito, itong mga ilustrado o yung mga galing sa Creoles na tinatawag din ngayon na mga elite o yung mga mayaman, sila yung unang bubuo ng konsepto ng pagkabansa, no? Ng identity ng mga Pilipino na magiging base ng paglaban ng mga Pilipino sa mga Kastila. At dito papasok ang mga grupo ng mga secular na mga pare. So ito mga paring secular na to, well-educated din sila, no? Secular ang tawag sa kanila kasi sila yung mga pare na Pilipino na nasa ilalim ng pamamalakad ng bishop. Hindi sila part ng mga religious orders na nagaling sa Espanya, kagaya ng mga Agustinian, Recoletos, Jesuit, Dominicans, and Franciscans. So bakit ba sila nabuo? Kasi sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, nagkaroon ng urgency, no, na palawakin yung Katolisismo dahil ito yung ginamit na paraan ng mga Spaniards to colonize the Philippines, no? And then, kailangan nila ng maraming pare, and during those time, napakahirap ng pagta-travel from Europe going to the Philippines. Okay? So, para masagot yung problema sa pagdami ng mga pag-akakulangan ng mga priests sa Pilipinas, then they encourage the Filipinos na mag-aral ng philosophy at mag-aral ng pagiging pare, no? At sa pamuno ng bishop na nandito sa Pilipinas, so inappoint nila tong mga paring Pilipino para mamuno sa mga simbahan at ang tawag sa kanila ay secular priest. At kahit mga pari na nga, meron pa rin discrimination kasi yung mga paring regular, ito yung mga Kastilang pari na nasa ilalim ng religious orders na nabagit ko kanina, so hindi na nila kailangan kumuha ng examination before they can have the position in the church. While the secular priest, so they need to pass the examination para magkaroon sila ng parokya o ng parish. Okay? So, doon pa lang, meron ng pagkakaiba sa identity, no? Itong mga paring regular at sa mga paring secular. At nararamdaman ng mga paring secular na hindi patas, no? Hindi equal yung treatment sa kanila, no? Bilang mga paring secular. Okay? So, at dahil dito, no, dahil dito, itong mga paring ito ay susubok na bumuo ng organisasyon, no, lalo pang titindi kasi nung panahon na sumikat yung religious revolution dito sa Europe, okay, tapos nagkaroon ng liberal idea sa Europa na naging dahilan kung bakit mahukwestiyon ng absolute power ng church, no, na hahantong sa pagpapasara, no, ng mga simbahang Katoliko dito sa Espanya. Okay? So ang mangyayari, mawawalan ng parokya o ng simbahan na pamumunuan yung mga Kastilang pari sa Espanya. Kaya harap sila ngayon ng lugar na pwede nilang puntahan. Eh nung panahon na yun, no? So ito ay ano na, patapos na, no, ito yung panahon ng 1800s. Okay, so itong mga ibang kolonya ng Espanya, kagaya ng mga bansa sa Latin America, ay nakakuha na ng kalayaan. Okay, kung kaya ang Pilipinas lang, no, ang tanging pwedeng puntahan ito mga paring Kastilang ito na nawalan ng parokya sa Espanya. Kaya nagpuntahan o dumagsa yung mga regular priests sa Philippines. Okay? So, sa pagdami ng population ng mga regular priests, so, ang ginawa nilang step, kunin yung parish o yung parokya ng mga paring secular. So, parang sinasabi na kami regular, no? Mga secular lang kayo. So, priority yung mga paring regular. So, dahil dito, no? Magkakaroon ng issue so, tungkol sa secularization ng parishes. Kasi para sa mga paring secular, so may karapatan din naman sila, lalong-lalo na bilang mga Filipino, no, na sila yung may karapatan sa mga Pilipinong simbahan dito sa ating bansa.
Kaya, magtatayo sila ng isang organisasyon na tatawaging Secularization Movement. At ito ay founded by Father Pedro Pilaez. Yun nga lang, si Padre Pedro Pilaez, no, sa panahon ng earthquake, no, nandun pa rin sa loob ng Manila Cathedral at siya ay nagdadasal. So, nung nagkaroon ng earthquake, nabagsakan itong si Padre Pilaez, siya ay namatay. At ang papalit sa kanya ay ang pinakabatang member yan ng grupo na tinatawag natin sa sulukuyang panahon na Gombursa. Ito yung tatlong paring martir na wala nang ginawa sa isip natin kundi mamatay, no? Kasi pag pinag-aralan nila, lagi eksakto lang ang kinukuha natin. Ah, paring martir, mga paring martir, pinatay yan, no? In-execute. Na parang wala silang buhay kundi mamatay. Okay? So, pero sino nga ba itong tatlong paring martir na to? So, ayan na si pinakabata, no, naman namatay sa edad na 33, itong si Padre Jose Burgos. Siya yung papalit kay Padre Pedro Pilaez bilang leader ng Secularization Movement. Siya yung pinaka-aktibo sa lahat, no? Dahil itong si Padre Burgos ay maraming mga essays na naisulat, no, na nagsisiwalat ng mga anomalies ng mga paring Kastila. Okay? At susunod naman itong si Padre Jacinto Zamora, ano rin to, kasama rin to ni Padre Jose Burgos, no? At aktibo rin siya sa grupo. Okay, naka-assign naman to sa simbahan ng Marikina. Okay? At yung pangatlo, yung pinakamatanda sa lahat, itong si Mariano Gomez, no? Siya ay namatay sa edad na 54 years old. At itong si Padre Mariano Gomez ay naka-assign sa simbahan sa Bacoor, Cavite. Na sobrang galing itong si Padre Mariano Gomez. Yung dating simbahan niyang gawa sa kahoy ay naging bato, no? Hindi naman niya ito pinagdasal para maging bato. Okay? Ang ginawa nito si Padre Gomez, yung pera ng simbahan, pinautang niya sa mga negosyante. At yung mga negosyante, no, na pautang na walang tubo, nag-invest ngayon sa negosyo nila at no, naging maunlad, ibinalik ang simbahan yung donasyon, no, yung pera na kinita nila. Kaya lumaki yung pondo ng Bacoor Church. Kaya nagkaroon sila ng resources para maging ma-transform nila bilang bato. Okay, itong simbahan. Kasi yung mga Kastila dati, naisip nila, kapag hindi bato yung simbahan, mahirap. No? Yung kanilang standard na pagiging mayaman, yung bato yung simbahan. At hindi lang yun, ang simbahan ng Bacoor, kung saan ang pinuno ay si Mariano Gomez, ay naging pinakamayamang simbahan, hindi lang dito sa Cavite, kundi pati sa Batangas. Kaya yung popularity nitong si Mariano Gomez ay lalong nag-spread out o kumalat. At ang kanyang ginawang contribution para sa secularization movement, nung time na nagkakaroon na talaga ng conflict ang mga regular and mga secular priests, naghanap sila ngayon ng representative na ipapadala nila sa Santo Papa sa Roma. At ang ginawa nitong si Mariano Gomez, siya ang nangalap ng pondo para ma-finance yung tao na maging representative nila para sa Santo Papa, para humingi sila ng justice, na tulungan niyo naman po kami. Kami po ay ginigipit ng mga regular na paring Kastila. Eh, yun nga lang, ang kakampihan ng Santo Papa ay mga paring Kastila. Okay? So dahil dito, naging dominant figures itong tatlo, no, sa panahon ng paglulunsad ng secularization movement. Okay? Kaya, naging threat sila, hindi lang sa Spanish government, kundi naging threat din sila sa mga paring Kastila. Okay? At ito pa. So, sa panahon na ito, mauupo rin bilang Governor General ng Philippines itong si Carlos Maria de la Torre. So, si Carlos Maria de la Torre, isang liberal na Governor General. At siyempre, itong mga paring ito at mga ilustrado, no, ng mga Filipino well-educated people, naging kaibigan nila si Carlos Maria de la Torre. Kasi first time, no, sa
in sa komuna ng mga Kasila na yung isang governor general in-invite yung mga Pilipino na ilustrado, no, na mag-discuss ng kanilang komento, ng kanilang suggestion about the Spanish government in the Philippines. So kumbaga, ano to, isang patunay na lumalawak yung konseptong liberalismo dito sa Pilipinas. At syempre, yung iba mga pari Kastila, ayaw nila ito. Kasi gusto nila, absolute ang kapangyarihan nila. Hindi lang sa simbahan, kundi sa gobyerno. Kasi kung naalala nyo, ang patakaran nun ay vice real patrono. When we say vice real patrono, the church at yung government ay united. No? Kung sino ang pinuno ng simbahan, meron itong kapangyarihan na magbigay ng advice sa Governor General. At lumalabas pa, mas powerful sila kaya sa Governor General. Okay? So ngayon, sa pagbabago ng government ng Espanya, tinanggal itong si Carlos Maria de la Torre at pinaltan siya ng isang Governor General na ang pangalan ay Rafael Izquierdo. At ang ginawa ni Izquierdo, lahat ng mga liberal policies imposed by Carlos Maria de la Torre, in-scrap niya lahat, tinanggal niya lahat. Kaya yung mga Filipino ilustrado na naka-experience ng maganda at liberal governance nitong si Carlos Maria de la Torre, magagalit sila, no? Okay, at aktibo dito sa paglaban na to, yung tatlong paring martir, no? Kaya pag-iisipan daw sila ng mga Kastilang pare, no? Na at ng Governor General na si Rafael Izquierdo, kung paano sila mawawala doon sa eksena. At ito nga yung mangyayari, magkakaroon daw ng Cavite Mutiny. So ang lesson natin for today is we are going to examine the different documents, no, ng mga eyewitness ng Cavite Mutiny. At pag-aaralan natin ano yung kanilang interpretation, ano yung kanilang mga narratives about dun sa event. At titingnan natin dito kung itong Cavite Mutiny ba talaga ay merong ground, no, para maging dahilan kung bakit i-execute ang buong bansa. Okay? So yung Cavite Mutiny pala, so mangyayari siya ng January 24, no, 1872. Okay, so ito siya. So sabi dito, yung Cavite Mutiny, ito daw yung rebellion ng mga native Filipino, no? So yung Cavite Mutiny ay rebellion ng mga native Filipino na sundalo at mga manggagawa sa loob ng arsenal o ng Cavite. Cavite City ito. Ang reason ng rebellion was the harsh policies imposed by Governor General Rafael Izquierdo and the isa pa sa mga reason ay yung pag-abolish o pagtanggal sa tax exemption na inimpose dati ni Carlos Maria de la Torre. Okay? So tignan natin, no, ito yung reason at ang mga nagrebelde ay mga tauhan, no, ng sa loob ng arsenal ng Cavite City. Mga sundalo ito at mga manggagawa. Kaya ang question, ano yung connection nitong si Gomez Zamora at Burgos dito sa mutiny, isamantalang mga pari sila. So ang mangyayari daw, according sa narrative, no, may isang tao na magiging witness na magpipinpoint sa tatlong paring martir as the leader, no, sila yung nag-convince sa mga tao sa loob na, sa arsenal na magkaroon ng rebellion. At ang tao na to ay si Francisco Saldúa. Si Francisco Saldúa ang witness na nag-identify sa Gombursa as the real leader ng mutiny. Okay? So, okay, at ito pa, itong Cavite Mutiny ay ayon kay Rafael Izquierdo, no, ay sinisisi niya ito kay Governor General Carlos Maria de la Torre kasi according kay Izquierdo,
ang reason bakit nagrebelde ang mga Pilipinos. Dahil dun sa policies nitong si Carlos Maria de la Torre. Kasi tinuruan niya yung mga tao na meron silang right o meron silang kapangyarihan na magrebelde, magtanong sa gobyerno. Okay? At kagaya na sinabi natin kanina, itong Cavite-Vitini ang naging reason ng execution ni Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora, okay, at iba pang mga natives, at imprisonment of several Creoles. At ang Cavite-Vitini rin ang magiging part ng turning point ng Philippine history. Kasi dahil dito, sa 1873 event na to, ang mga other Filipinos ay magigising na kailangan na nilang lumaban sa pamahalang Kastila. Okay? So, ito yung mga documents, no? So, merong mga different documents, no, na lumabas tungkol sa Cavite-Vitini. So, ang goal natin for this discussion is we will try to identify what are the common ideas among the narratives. Kasi pag tinignan natin ito, nagbabanggaan yung mga ideas ng mga taong sinasabi nila na sila ay witness nung naganap na Cavite-Vitini. At sa dulo, tinignan natin kung meron ba talagang mutiny. Okay? So yung unang dokumento was written by Jose Montero y Vidal. So ito yung kanyang background. So, Jose Montero Vidal ay isang Kastilang writer, no? Yung iba namang sinulat ni Vidal, objective naman. So, ang kanyang mga book discuss about the different culture of the Filipinos in Luzon, no? So, objective naman, no? Nadidescribe niya yung mga kultura ng mga Pilipino sa Luzon. Okay? And then, isa sa mga noted na works itong si Jose Montero Vidal, itong Historia General de Filipinas na pinublish niya noong 1895. Okay? So, according kay Jose Montero y Vidal, ang reason of uprising ay ang abolition ng privileges of the native soldiers. Okay? So, hindi ko pala nabanggit kanina na itong tatlong paring martir, sila ay puro mga Creoles at ang kanilang mga tatay ay mga sundalong Kastila. At ang kanilang nanay ay mga Pilipina, no? Okay, kaya sila ay Creole. Okay? So, ano pa sinasabi ng account ni Vidal? So, according sa kanya, ito yung mga events na nangyari. Yung mga sundalo daw, they wanted to assassinate their officers. So, from Cavite City, i-assassinate nila yung kanilang officers and then they will also kill their master. And then, pupunta sila ngayon sa Malacanang para i-dispose o patayin si Governor General Rafael Escuerdo. Okay? So, yun yung plan according sa account ni Vidal. And then, magsisimula ang rebellion dahil makita sila ng racket, no? So, ang signal para magsimula sila ng rebellion ay yung racket from the Wall City. So, ibig sabihin, nasa Cavite City sila, yung mga mag-rebelde. Pero yung hint, no, para mag-start ang rebellion ay manggagaling pa sa wall lang Intramuros. Sa Wall City, sa Intramuros. So, ganun kalayo. At magsimula daw yung rebellion ng January 20, 1872. However, ito ay napigilan, no, dahil sa kagitingan, no, nitong si Felipe Hinoves noong January 22, 1872. Okay? So yun yung kay Montero Vidal. And then according kay Vidal, nagfail daw itong itong rebellion kasi hindi nag-start nang sabay-sabay yung mga nagirebelde. Kasi di ba sabi kanina, ang hit daw ay yung racket na galing sa Intramuros. Yun nga lang, malapit sa Intramuros, no, sa may Sampaloc, Manila, meron daw fiesta. And then because may fiesta, may fireworks. Kaya anong nangyari,
na inakala ng mga magirebelde na yung fireworks na galing Sampaloc, Manila, ayun yung racket, yun yung hint na magsimula ng rebellion. So, hindi sila nagkasabay-sabay. Kaya, ito ay nag-fail. Okay? And then, next, yan. Medyo pogi, no? Kamukha siya ni Ian Veneracion. Si Governor General Rafael Escuerdo, no? Okay? Nakilala sa tawag na kamay na bakal. Kasi lahat ng mga liberal policies ni Carlos Maria de la Torre, tinanggal niya lahat. Okay? At siya yung nag-sign ng execution sa Gombursa. Yan. So, etong si Rafael Escuerdo, aside sa tinanggal niya yung mga liberal policies nitong si Carlos Maria de la Torre, ayaw niya pa na magtayo ng building para sa School for the Arts. Kasi itong mga well-educated Filipinos, so nakita nila na napakahalaga nitong pag-develop ng sining para sa pagkilala sa mga Filipino na magaling naman ang mga artist. Kaya ang proposal nila, magtayo ng building para sa School for the Arts. Pero nung pumalit itong si Rafael Escuerdo, ayaw niya ito. Nag-refuse niya yung proposal. And then, kagaya ng account nitong si Vidal, isa rin daw sa reason kung bakit magkakaroon ng Cavite Mutiny ay yung inabolish niya yung tax exemption ng mga sundalo at ng mga workers sa arsenal sa Cavite City. Okay? And then, sabi pa niya, no? In-encourage daw ng Gombursa o ng native clergy yung mga nag-participate sa rebellion na mag-rebelde because according to the priest, so sabi, to join the rebellion is part ng kanilang mission, no? Okay? Kasi matutuwa daw ang Diyos kapag nag-launch ng rebellion yung mga Pilipino laban sa mga Kastila. Okay? So, ibig sabihin, sa account ni Rafael Escuerdo, dina-justify niya yung kanyang pagbibigay o pagpirma sa execution ng Gombursa kasi tinuturo niya talaga na ito yung nag-encourage para magkaroon ng rebellion. Okay? And then, kanina, sinabi ni Vidal na racket from Intramuros yung signal. But in the account of Rafael Escuerdo, ang signal ay lanterns. So, magkakaroon ngayon ng signal, no? Na lanterns coming from Intramuros pa rin. Okay? So, yun nga lang, itong native civilian ng Bacoor ang nagpalipad ng lanterns at ito ay nag-fail. At nakita ito ng mga Spanish Navy na coincidence na nandoon sa lugar sa May Cavite nung naganap yung mutiny. Okay, kaya yung isipin natin, lanterns na sinubukan sa Bacoor, Cavite para makita ng mga tao in Cavite City. Okay? Yun nga lang nag-fail kasi natsyempohan nila, andun pala yung Spanish Navy. Okay, sa Cavite. Okay? At hindi natuloy yung plan kasi nga sila ay napigilan ng Spanish Navy. Okay? And then another account. So, sa account naman, no, na nasa side ng mga Filipino, itong account ni Dr. Trinidad H. Pando de Tavera. So, ang pamilya ng Pando de Tavera, kabilang to sa mga Filipino elite, no? So, kung naalala nyo si Pando de Tavera, ito yung kamag-anak ng napangasawa nitong si Juan Luna, na si Paz Pando de Tavera, na pinatay ni Juan Luna. Okay? And then, ito rin si pamilya ng Pablo de Tavera, naging kaibigan dito ni Rizal, at sila yung nagbigay ng lampara na food warmer din pala, aside sa pagiging lampara, food warmer din pala, kung saan nilagay ni Jose Rizal yung kanyang tulang, Mi Ultimo Adios. Okay? So, prominent family ito sa Philippines. Ayan. At
kaibigan din sila ni Governor General Carlos Maria de la Torre at sila yung advocate ng pagtatayo ng School for the Arts. Okay? So, kasama rin siya sa mga i-accuse itong si Rafael Escuerdo na part ng rebellion. Okay? So, kagaya sa labi kanina, in January 20, 1872, magkakaroon ng uprising no, sa port ng San Felipe, Cavite City. At yung commanding officers and other Spanish officers in charge doon sa port, they were assassinated. Okay? Yun nga lang, nag-take charge na agad sila Madrid, kaya napigilan na yung pag-spread out ng uprising. Okay? At according sa report ni Padre de Tavera, konti lang ng mga sundalo ang nag-participate sa pag-atake. At yung iba mga tao sa Cavite City, hindi nila na-notice na merong mutiny kasi sabi nga din sa account ni Padre Tavera, no further disturbance on peace or insubordination in any kind. Okay? So, hindi ito alam ng mga tao kasi parang wala naman naganap kasi nasupresto ka agad at kakaunti lang yung involved. Yun nga lang ang ginawa nitong si Rafael Escuerdo, pinalala niya yung situation para magkaroon siya ng reason para i-sign yung execution sa Gumbursa. At hindi lang pala ito si Escuerdo. May mga pare, no? Na nagkaroon ng conspiracy para madiin talaga no, itong Gumbursa doon sa Cavite Mutiny. Kaya ang mangyayari, pagdating ng February 17, 1872, execution na ni Gumbursa. Okay? So, nagkaroon ng speedy trial, no? Wala pang isang buwan, di ba? Okay? At yun nga lumabas na dapat i-execute si Gumbursa February 17, 1872. Okay? Yun nga lang, ang di alam ng mga Spaniards, yung pag-i-execute nila sa Gumbursa ang magiging start ng lalo pang paglawak ng may paglaban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Okay? Kaya kayo sa palagay nyo guys, meron ba talaga naganap na mutiny? Sino nagsasabi sa kanila ng totoo? Si Vidal ba? Nagsasabi na may naganap na mutiny, nag-fail lang dahil sa hindi nagkaintindihan sa signal. Okay? So, o naniniwala kayo sinasabi nitong si Rafael Escuerdo na meron talagang mutiny at malaki ang pag-aalsa at itong mga pare, ginamit nila ang religion to encourage the other people to participate in the mutiny. Or maniniwala kayo sinasabi ni Dr. Trinidad Padre de Tavera na parang wala naman naganap na mutiny at ginamit lang ito ng mga Kastila lalo na ni Rafael Escuerdo para i-execute si Gumbursa. Okay? So kung may iba pa kayong tanong, baka mahirap na ito sagutin. Okay, sige. Yan lang muna. Bye-bye. Until next time.